Hi, good morning. This is Dana. Welcome to my channel. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe Dana Y Mamu. And please push the notification bell para update po kayo sa aking mga bagong video. Thank you mga kamamu. Thank you friends. Bye-bye. Hi mga kamamu. Welcome to my channel. This is Mamu Dana, OFW Vlog. Kain po tayo. Magmimerienda po kami ng Pancit Canton. Nilagyan po namin ng veggie yung Pancit Canton. Para po siyang pancit talaga. So, may nilagang itlog. Ano tawag ito na? Egg sandwich. Egg sandwich with fried sliced bread. Toast. Tinoast po namin. Ayan po, kakain kami ngayon. Ngayon kami mag-snack. Okay. Ayan po, kain po tayo. Ito. Ano ba ang address niyo, Sir Sen? Ako po ito, ah. Sinabi niya. Sa mga hindi mo nakakalam, ako yung sender ng katok sa boarding house. Ngayon din ni Sir Sen. Sa kabilang channel po yung mga video. Ang ibabahagi ko ang kwento ngayon ay tungkol sa tita mong magkukulang. Opo, magkukulang yung tita ko ha. Nag-enan, nagdilangin na lang yun. Bale, ganito po yun. Magkita pa pala may smilaan sa kadahilanan ay uli ako ng mga kaklase ko ha. Anim hanggang 7 taong gulang pa lamang ako nun. Sumpli ako sa pamukuli dahil sa kapansanan ko na hindi ko nalaman kung itinitali eh. Dahil may na-influensya din kasi ako taga sa akin sa pagkikinig ng mga kwento mo, Sir Zen. So, baliyay niya. Matransfer ako sa kabilang probinsya noong grade 3 pa lamang ako ha. Kasi yung tatong magpipinsan, pinagkaisa naman ha. Matakot ako ha. At hindi na ako pumasok ng isang linggo mahigit. Pinapapasok ako ni Mama pero ayaw ko na talaga hanggang sa may natin na lamang ni Mama yung mga libro ko ha. At rinansin ko na sa kabilang probinsya kung saan nakapag-asawa yung isa kong kapalit doon. Grade 5 ako nung sumunod sila Mama sa akin. Nangupahan ko na sila ng tanita ng bali ng maestuan. Sa gilid ng mahisa namin, nagpatayo si Papa ng konting kuko. Pansamantala habang hindi pa nakakaalam ng siya din siya sa dati naming baliw dahil kahit papalo ha. Nawala na rin ang konti yung sama ng loob ni Mama kay Ate. Time, Ben! Si Mama ko ito para kumustahin si Ate na kung minsan doon pa ito nag-overnight si Mama sa kanya. Ang sa isang araw, Sir Zan, nung di-unting nakakaroon si Mama ng hindi na mong paliwanag doon. Isang yung sakit na hindi ko din matandaan mo ang anong dahilan. Pagpapatsyan ang naglulungan si Mama sa magkakatanda ko dahil natutunin siya minsan sa morning eh. Dahil may follow-up check-up siya. Naging mabuti naman lahat sa kanya. Kaya naisipan niya ang pagpapagod sa kagalingan ko lalo sa lugar namin doon. O sa kanilang barangay. Dahil buhay din niya pinagamod si ate ko noon. Hindi ko rin tumulit ko yung tungkol kay ate sa susunod na susunod. Tapos yung mga. So, wala yun nga mo. Pagpunta si Mama sa magkakamot eh. Ay nawas si Mama sa pamamagitan ng wallpaper doon at kapila. Basta doon, hindi ko na kasi masyadong maalala yung pwede ng Mama. Basta doon, sigurado ako doon. Kung natapos ay pinakita ng pagkakamot kay Mama yung bakit na yun. Alam ko si Mama ko, nakikita ko yung mga isla ko. Ay ko, Sir Sam, dalawang tao man. At yung pinalarawan na magagamot kay Mama yung insurahan. Depend on the action. Ibig sabi medyo mahaba ang buhok na medyo umuloy ko
sa sanyang destinasyon pa ng Europeo sa kanyang tinatagal at hinahayang makasalit na ang buwan hanggang sa mga kapiyan. Siguro sa mga magagamit dyan, alam mo na nilang siya na ang pagpuntahan. Subali ngayon, hindi na pumunta si Mama kailang ati at mas lalong hindi na niya kung gusto mag-overlay doon. Pero bago ba yung sarsen, matapos magpagamit ni Mama ay pumunta siya pinagita naman. Sino na kasi kung si Zaya? Lagi tinanong si Mama kung galing na siya sa may boarding kung bauwi na. Kung dumayo na siya kung matutulog, kung saan ka. Hanggang sa isang araw, nagkasalubong sa palengke yung asawa ng minsan ko. O yung ginaniwan nila. Saka si Mama, nagkamustahan ang mga ito. Tumanon. Dahil siyang magulong sinabi ng biyan na parang pinababa niya yung baba. Kinalaba ko. So, kasi ang bigyan ng pera kahapon, kasi nabukan siya ni Honey ng pera, ni Kelly ng pagyahal, eh hindi ako makapasok sa loob kasi engineeras ko puro puti. Paano kung aaka ko ito upot dito? Di ba yung panigyan mo madati? Oo, naayot ko naman. Ayot ko maraming. Nagkawani ko sila mag-isa, bilagay ko, ganyan lang. Wala niya ang gabi. Sino pala ganyan? Pinagawa ni Nora. Kaya pala hindi na nag-ano. Talaktakan siya ng sila. Singilang ko siya. Magkagawa. Kaya pinang siya. Kaya pinang siya. Bye-bye po! Nabusog po kami!